tayo sa Vietnam Party, nakikita ko na ang Hanoi, Vietnam. Diyan tayo pupunta. Di ba yun yung Hoang Kiem Lake, Kuya Pekto? Oo, kaya tinawag na Lake City ang Hanoi, Vietnam dahil sa lake na yan. O di ba? Ang ganda dito sa Hanoi. Oo nga, pero bakit ang daming motorsiklo dito, Kuya Pekto? Yan kasi ang karaniwang sasakyan ng mga tao dito. Nagsisimula pa lang kasing umasenso ang bayan nila. Medyo grabe din pala ang traffic dito, no, Kuya? Oo, kaya yung iba nga ay sa bangketa na dumadaan. May isa pang sikat na sasakyan dito, pati ang Cyclops. Ito ang pedica version ng mga Vietnamese. Ibang klase! Nasa harapan yung pasahero at may plate number pa! Saka nakita mo naman yung suot ng driver. Formal attire! Ganyan lahat ng driver dito. Tignan mo, kumakaway pa yung iba para mga artista. Itong si Tata, oh, hindi makangiti. Mukhang mabigat kasi yung pasahero niya, Kuya. Well, ganun talaga. Pero swerte mo naman, pag turista ang naisakay mo, para ka na rin tourist guide, photographer ka pa. Bakit hindi na sila pumapasada, Kuya Pekto? Nagpapahinga lang sila, pati. Wala din naman kasing masyadong pasahero ngayon. Yung iba naman, naglilibang na lang. Kuya, ito si Mano, sipag. Kahit walang pasahero, bumubiyahe. Siya lang naman kasi ang may-ari ng pinakamadaming cyclo dito sa Hanoi. Naku, inabutan niyang nagpapahinga yung mga driver niya. Hoy, anong ginagawa niyo? Magtrabaho kayo. Ay, may katarayan itong si Tata. Natataranta tuloy yung mga cyclo driver mo, Kuya. Oh, may special event ngayon, kaya maghanda kayo at magbihis kayo ng maayos. Huwag kayong magkalimot na maging friendly, ha? Nagmamadaling bumiyahe ang mga driver pagkatapos silang bigyan ng order ng may-ari, Pati. Wow! Nagbihis pa sila ng formal attire, Kuya. Eh, saan pa sila pupunta? Kailangan namin magsuot ng formal. Magdadala kasi kami ng mga wedding chest. Kaya naman pala, ayan, magsisimula na yata ang kasalan. Dadalhin na ng mga cyclo driver yung mga wedding gifts sa bahay ng bride. Tradisyon kasi dito yan sa Vietnam. Para sila nagpaparada, no, Kuya? Madalas bang may ganyan? Malaki ang naitutulong ng mga cyclo sa mga nagpapakasal. Ang daming mong magagawa sa cyclo, kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Okay, good. Adam Corre, naka-smile na naman kayo. Ready na naman kayo sa trick question, no? Yeah! Okay, sino nakakaalam sa butiki? Oh, anong butiki sa English? Ano? Lizard! Lizard! Okay, ready na kayo? Okay. Makinig kayo sa tanong ko, ha? Tapos sasagutin nyo. Pero wag sabay-sabay para hindi maingay, ha? Okay. Merong limang butiki. Ilang butiki? Lima! May limang butiki. Lima! Yung isa, biglang nagtumbling. Tapos, nag-split pa. Ha? Yung butiking isa, nag-tumbling, tapos nag-split pa. Ilan ang natira? Okay. O isa, ha? Ha? Tandaan nyo, siyempre nag-tumbling at saka nag-split. Nahulog yun, di ba? Nahuhulog. Nakakapit lang sa ceiling yan, eh. O. Bali, nahulog yung nag-tumbling at nag-split. Ilan ang natira? Ay, mali. Ikaw? Mali. Walang natira. Ha? Ano? Walang natira na eh. Yun, tama. Paano? Bakit? Kasi nag-tumbling nga yung isa, nag-split, nahulog. Ang ginawa nung apat, dahil bilib na bilib sila, pumalakpak. Nahulog silang lahat. Ganun yun. Yun. Di ba? May natawa kayo. Galing ba? Okay.